Hi everyone, welcome to another video. I'm back with, again, another tutorial, but this time, ang pag-aaralan po natin is yung LES Quick Count na kailangan nating i-comply for the enrollment school year 2021-2022. So ito po ay bagong facility na kailangan po nating kailangan po nating i-accomplish. Most of the time, ang merong access lang dito is yung school head at saka yung LIS personnel. Pero just in case lahat kayo, kailangan nyo mag-work dito at kailangan nyo, kailangan nyo mag-work ka sa team, it's important na alam din natin how LES Quick Count works. Okay? So, ang LES Quick Count po ay hindi na lang siya kamukha dati na parang magbibilang lang tayo ng mga estudyante. So, dito parang nag-quick count tayo ng profile ng bata. Pero meron tayong instruction na kailangang sundin dito. Number one, okay, una, magla-login muna sa inyong LIS. Ang meron pong access sa LES ay yung school head at saka yung school admin account. Kung sino man sila na inassign na maging school admin account ng school. Kung malaki yung school, hindi ito kakayanin ng isang tao lang. Kaya kailangan po we work as a team. So pagka-login mo, pumunta ka lang sa LES Quick Count. Okay? So once na-clinic mo yung LES Quick Count, ito yung lalabas. Ayan siya. At ito yung kailangan nating i-fill up. So ngayon, ipapaliwanag ko lang isa-isa para mas madali natin siyang maunawaan. Okay? So, lagi nating tatandaan yung instruction. Number one, only one answer is required. Just select one. Applicable combination if more than one conditions is appropriate. Okay? Only one answer is required. And the number two, the total column must be equaled with the number of respondents per grade level. Okay, and then total column per grade level must not exceed to 5,000. So, yun na yung maximum niya. I think konti lang naman yung magkakaproblema when it comes to that. Kasi madalang lang yung school na meron more than 5,000 per grade level ang kanilang mga estudyante. So, now let's start with the father, mother, guardian, highest educational attainment. Okay, so dito, nandito yung mga grade level. And then, nandito yung ating mga legend. Okay, merong ibig sabihin ang bawat label na yan. HE1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang 7. So, ito ang ibig sabihin nila. Lagi tayong tumitingin sa legend. So, pag HEA1, no formal schooling. So, pag 2, no formal schooling but able to read and write. Basahin nyo lang po ito at intindihin. Ngayon, what's important is, kailangan alam nyo yung bilang ng enrolled nyo at the moment. So for example, meron kang 12 na kinder na enrolled at the moment, kailangan fairly distributed yan dyan. I mean, hindi naman fairly distributed. Kailangan, ang total mo dito is 12. Hindi naman ibig sabihin na pantay-pantay dapat yung mga yan. Kailangan lahat sila nakabilang. For example, meron kang 10 enrollees sa kinder. Ang dalawa sa mga enrollee na yon ang nanay nila, no formal schooling. E di maglagay ka dyan 2. And then, apat sa kanila, elementary graduate. So, that is HE4. Okay. So, meron ka ng 6. E, 10 yan. So, maglalagay ka pa ngayon ng 4. For example, yung 4 na yon is high school level, HE5. So, maglalagay pa ako ng 4 dito. So, yan ay magiging 10. Okay. That is the number of enrollees mo at the moment. So, lagi nating tatandaan na yung number of enrollees natin kailangan palaging nagtototal. Pare-pareho yan mula una hanggang dulo. Ano yung napansin nyo dun sa kinder? Naging kulay pink siya, di ba? Na-highlight siya. That's because mayroong problema sa data. Okay? Nagkakaroon tayo ng problema sa data kapag may ganyan. Ibig sabihin, hindi consistent. So, mawawala lang yan kapag naging pantay-pantay yan lahat. Kapag ito ay naging 10, 10, 10 na lahat itong sa kinder, mawawala yan. So hanggat meron ka naka-highlight, ibig sabihin, meron kang inconsistency sa data mo. Lagi nating tatandaan yun, ha. Hindi pwedeng 10 ka dyan sa pangalawang column mo is magiging 13 ka na sa kinder dito. Hindi, kailangan consistent siya palagi. So i-distribute lang natin. Aalamin natin ilan sa mga estudyante natin ang may nanay na nakagraduate ng elementary, may formal schooling, walang formal schooling, magbase tayo dito sa legend. Diyan. So that is the father, mother, guardian, highest educational attainment. I-distribute lang natin 'yan.
Okay? Pangalawa, dito bibilangin lang natin ilan yung kinder na, I mean, ilan yung estudyante na four-piece beneficiary at ilan yung hindi. So, for example, dun sa una kong example, sa kinder, meron akong 5 na beneficiary at meron akong 5 na hindi beneficiary. So, a total of 10. So, gagawin lang natin yan mula kinder hanggang grade 6. And then dito, dito sa D2, number of learners in a household including the enrollee studying in school year 2021-2022. So, dito bibilangin natin ilan yung kapatid nila, ilan silang ilan yung kapatid nila kabilang sila na nag-aaral. For example, sa mga kinder nyo, yung isang bata, meron siyang 4 na kapatid at lahat sila nag-aaral, ilalagay natin siya dito sa 4. Okay? Pag naman 4, pag naman 6 silang magkakapatid pero 5 lang ang nag-aaral, ilalagay natin dyan. Okay? So, i-distribute pa rin natin yan. So, let's say, meron kong estudyante na 2 silang magkakapatid at nag-aaral, ilalagay dyan. Meron ka namang kinder na 7 silang magkakapatid at nag-aaral silang lahat, ilagay dyan. So, bilangin natin kung ilan sila. Okay? I-distribute natin. So, ipoprofile natin yung ating mga estudyante. So, for example, meron kang 4 na estudyante na single na only child. Okay? So, ilagay natin dyan 4. At silang din na nag-aaral. Kasi sabi niya dito, including the enrollee. Okay? And then, maglagay tayo ng 1 dito. So, na-achieve na naman natin yung total number na 10. Next. Household members that can provide instructional support to the child's distance learning. So, dito marami tayong options na pagpipilian. Ayan. So, kahit na marami pang applicable sa bata, guys, kahit na saan po pa yung pwedeng tumulong sa kanya, pipili ka lang ng isa. Okay? So, for example, syempre, ang pinaka-helpful dyan is yung parent, guardian only. Parent, guardian, and siblings ang pipiliin natin kung applicable naman sa kanila yon. Pero kung may iba pang applicable, pwede din nating piliin basta merong tutulong dun sa bata. So, kung wala naman, meron ding option na HM16. Okay? Kahit na 10 pa silang pwedeng tumulong sa kanya, isa lang ang i-reflect natin dyan. So, syempre, yung nasa 1, yun yung pinaka-better. Okay? Alimbawa, sa bata, meron kang estudyante sa kinder na yung parent kaya silang tulungan. So, let's say 4. Ayan. And then, meron kang estudyante naman na walang makakatulong sa kanya na 6. Hindi na ako maglalagay ng marami example dito. So, ilalagay lang dito natin na 6. So, ayan. So, na-achieve na natin yung 10. So, laging tatandaan, kailangan consistent yung number of enrollees natin dito sa total. Ganun po, ha? Next, sa D4. So, dito naman, devices available at home that the learner can use for learning. So, dito guys, one answer only pa din. Okay? Siyempre, yung pinaka-best na sa tingin natin na meron sila. Kung meron silang television, television and cellphone, television, cellphone and radio. Better kung meron silang laptop, radio. So, pipili lang tayo dyan. Okay? So, let's say meron tayong sa kinder, 6 sa kanila may TV. And then, meron naman laptop yung isa. Siyempre, yung may TV na may laptop, pipili ka lang ng isang pag-i-encoden mo doon. Hindi pwedeng may TV siya, isasali mo pa siya doon. Hindi na po, okay? So, 6, 7. So, maglagay lang tayo ng 3 dito. Ang DA5 is yung mga estudyante na merong cellphone only. Okay? So, 10 na naman po yun. Next. Ganun lang din yung gagawin natin. Isa lang po yung answer na ilalagay natin dyan. Yung pinaka-better na option sa kanya, yun yung ilalagay natin. Okay? And then, way to connect to the internet. Ganun lang din po, pipili tayo dun sa mga options natin dito. So, kung meron ka mga estudyante na basta kapag doble ang option, may mobile data siya, may internet siya, yung better ang piliin natin. Okay? So, kung meron siyang ayan naman kasi yung mga option, oh. Ayan. Meron mga option na kung saan pinagsama-sama na. Hindi ko lang alam kung dito meron. So, ayan. Meron siyang option dito na pinagsama-sama na. Okay, basta pipili lang tayo ng applicable sa bata. Hindi pwedeng kahit na may radyo siya, lahat. O ito, meron naman palang option dito na kung saan meron lahat. Basta pipili lang tayo dyan. Okay?
Ayan, same thing dito. Ayan pala, merong mga sama-sama sila, ganyan. May parent, may guardian. Pinaka-better option ang ilalagay natin. So, dito naman, maglalagay din tayo, kunwari ang bata, meron siyang mobile data, broadband, computer shop, and other places. So, IC4, meron kang apat na bata na kaya yon. Tapos, meron kang another four na bata na mobile data only. So, ilalagay natin dyan is 4. One applicable answer lang kada bata po laging tatandaan. And then, so kulang pa ako ng dalawa na kinder. Let's say yung IC9 is other places only. So ilalagay ko dito is dalawa. So ayan, meron na akong 10 doon. And then dito naman guys, type of distance learning modalities prefer for the learner. Okay? Ano yung preferred nila? So, pwede tayong blended learning dito. Pag sinabi natin blended learning, ito yung mga bata na, ayan sila. Meron tayong option for blended tulad nitong DLM4. Pwede siya sa online, pwede siya sa television, pwede siya sa radio, pwede siya sa modular learning. Okay? So, pipili lang tayo dyan ng applicable sa bata. Better kung meron sila lahat. So, piliin mo yung DLM4. Pero kung wala talaga, ayan, pwede kang radio, pwede siyang television. Basta i-distribute mo lang. Pero guys, hindi lang tayo basta nagde-distribute na kailangan talaga nating mag-interview since ito ang basis kung ano yung magiging learning modality na gagamitin natin sa bata. So let's say dalawa dyan. Dalawa dyan. They have 4 there, so I have 10. Okay? And then, dito na tayo. Dito sa challenges that may affect your child's learning process through distance education. So, ayan, napakaraming challenges na pwede nating piliin dito. Yung iba dyan, sama-sama na, kaya mararami yung iba tulad ng CH8. Lahat ito is challenges na pwede niya ma-encounter. Yes, napakarami nito, pero kailangan nating ma-identify lahat ano yung makaka-challenge sa bata. So, kailangan nating mapili which one is the most applicable sa kanila. So, pwedeng yung CH8, pwedeng CH19. So, kailangan nating aralin ito isa-isa. Itong mga CH na to. Hindi lang tayo mag-identify, siguro pwede na sa kanyang difficulty independent learning. No. Kailangan nating ma-identify ano yung mga nakaka-apekto talaga sa bata and piliin natin yung option na appropriate sa kanya. So, kung lack of available gadgets lang naman ang problema at wala siyang health conditions, difficulty, yung CH1 is applicable na sa kanya. Basta kailangan nating piliin yung pinaka-appropriate sa bawat bata. So, let's say, meron kang tatlo dito. Meron kang apat dyan. Meron kang tatlo dito sa CH7. I-make sure lang natin na magto-total yan into 10. Okay? Next. Dito naman tayo ngayon sa final. Dito sa, are you willing to allow your child participate in limited face-to-face classes? If not, please select the major consideration. So, dito, ayan, dito natin ilalagay yung ano nila. If they are willing or not willing na mag-participate sa face-to-face classes. If not, kailangan nilang mag-select ng ano dito. Kailangan nilang mag-select ng options. Pero kung yes naman, ilagay lang natin dito. Pero kahit yes or no pa yan, kailangan mag-tally sila. So let's say, meron kang sa kinder apat na yes. Okay, so kailangan mong i-distribute dito yung kulang mo na 6 sa no. At ano yung reason nila? Let's say, dun sa 6 na yun, dalawa yung may reason ng number 1, fear of getting the coronavirus. And then, dalawa na naman dyan. And then, dalawa na naman dito. So, that's 10. Ano napansin nyo? Nawala yung kulay red. Kasi consistent yung data ko mula sa pinakauna hanggang sa pinakadulo. So, kailangan yung highlight ng ating total dito is mawala. Ibig sabihin nun, consistent ang data ko mula una hanggang dulo. And then, just click save. So, that's how we do the LES count po sa LIS. And sabi ko nga, hindi ito kaya ng isang tao lang, lalo na kung big school. So better kung lahat tayo magtulungan mula kinder hanggang grade 6 para matapos natin yung LES quick count. So ang deadline po ng LES quick count according to the LIS is on September 12, 2021, a day before the official start of our school year next year. So guys, thank you very much. Have a great day. Thank you.